welcome to Channel F. And bago mo simulan ang panonood ng video to, please huwag mo kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka. And yun na nga, sa video to, magkakaroon tayo ng unboxing and at the same time, quick review kung ano yung magiging thoughts ko para sa product na ito. Ngayon, ang buong mundo ay nagsasuffer sa pandemic, which is the coronavirus or COVID-19, na siya naman talagang kinakailangan natin protektahan ang sarili natin para hindi tayo mahawa sa virus. And isa na nga sa ginagawa natin ay ang pagsusuot ng face mask. And this time, itatry natin i-unbox ang isang face mask, ang tinatawag natin Gale face mask, a reusable respirator. Bali, designed and developed siya sa Singapore. So, tara na, tignan natin at i-unbox natin ang Gale face mask. Ayan, so itry natin i-unbox itong Gale face mask. So, bali, naka-bubble wrap pa siya. And then, may free din siya na dalawang surgical mask. So, yun. Try natin siyang i-open. Bubble wrap na ito, ito yung gustong-gusto ko dati na kapag may ganito, yung sarap niyang paputukin. Ayan. So, ayan. So, bali, ito na yung ating pinaka-product. Nakasulat, Gale face mask, a reusable respirator. And nakalagay din dito na design and develop in Singapore. So, ano nga ba yung kiniklaim ng product na ito? Sabi niya, ang product na ito ay sustainability, reusable and washable, minimizes absorbent layer waste. Sinasabi din niya na adaptability, host any absorbent layer, soft silicone to conform to face, adjustable strap, safety, biocompatible materials, washable in boiling water to remove contaminants. Comfort, designed for soft silicone with 3D face data. Available in regular, large, and children sizes. So, itong product na ito is regular and meron din siyang dalawang kulay. Isang white at isang black. So, ang kinuha ko is black. So, yan. Sealed pa siya, so i-try natin siyang i-open. Okay. Ito. Hala. Hirap na ang buksan. Ayun, there you go. So, ang nilalaman nitong mask na ito, ito yung pinaka-item, ito yung mask, color black. And then, meron din siyang free cartridge. And aside from that, wala nang laman yung box. So, yun lang. And sinasabi dito sa product na ito na hindi kasama yung kanyang filter. Pero hindi naman problema yung filter kaya sila nagbigay ng surgical mask kasi ito na yung gagamitin nating filter. So ano nga ba yung advantage nito sa paggamit itong filter ng surgical mask? Kasi itong surgical mask na ito, ginagamit natin to isang beses lang itong isang buong ito. Pero pwede pa natin siyang gamitin ng hanggang 6 na beses dahil gugupitin natin ito at titingnan natin kung ilan yung magagawa niya sa ganito kalaking size ng cartridge. So, ibig sabihin, sa isang surgical mask, ilang gamitan din ang magagamit natin sa kanya. So, now, tignan natin kung ano ang laman, kung anong meron dito sa surgical mask na ito. Ay, sa Gale mask. So, bali dito, nakikita ko sa kanya na parang silicone nga itong kanyang, yung dumidikit sa skin. So, malambot. And then, ito yung kanyang pinaka-mask. And so, tingnan natin. Sabi dito, i-open lang na yun, nag-click. Oh! Meron na pala siyang cartridge dito. So, ibig sabihin, extra itong cartridge na nakalagay doon. And then, ito yung gagamitin natin. Pwede nga tayo maglagay doon para if in case na kailangan natin magpalit, is
pwede nating palitan. And ang maganda daw sa kanya is pwede mo siyang gamitin the whole day kasi itong filter na gagamitin natin, hindi daw ito didikit sa skin, which is okay naman. And yon, tingnan natin kung paano ang mangyayari. So, itry natin siya and then susubukan ko din siyang isuot mamaya and then bibigyan ko kayo ng feedback kung ano yung magiging pakiramdam sa kanya kapag suot-suot na siya kasi isa-sanitize muna natin ito bago natin siya gamitin, okay? Okay, now ngayon, itry naman natin maglagay ng filter dito sa ating cartridge. So, ang sabi, gugupitin daw yung magkabilang dulo para matanggal yung mga edges. Okay, yan, itry natin. And, wag po kayo mag-alala guys kasi bago ko ginawa ito, sinanitize ko na yung gunting, naghugas ako ng kamay, nagsanitize din ako ng kamay para safe tayo. Yan, sabi, gugupitin daw natin yung magkabilang dulo para ma-stretch natin yung kanyang pagkakatupi. Ayan. Oops. Ayan. So, kanina, ganyan, nakatupi siya ngayon. Ngayon, pwede na natin siyang stretch na ganyan. And, dyan tayo gugupit ng ilalagay natin sa ating cartridge. So, yun guys, advice ko lang kung halimbawang gagamit kayo ng ganitong klaseng face mask at gugupit kayo ng mga ganito, make sure lang na kung ano yung gunting na ginamit nyo, naka-exclusive lang doon para at least hindi siya makontaminate at make sure lang din na bago natin gamitin, lalagyan din natin siya ng or isa-sanitize natin siya. So, ito lang, titignan natin kung gaano yung size niya and then gugupit lang tayo doon sa size ng cartridge. So, bali medyo matrabaho, pero titingnan natin kung mas effective naman siya, why not? So, yan. So, gugupit tayo, gugupitin na natin siya. So, kasi yung iba na nakikita ko ginagawa nila is yung saktong-sakto lang yung gupit. Pero sa akin, sabi ko, lalagyan ko ng konting lagpas or lalagyan ko ng konting sobra para at least sure ako na walang leakage or mako-cover talaga niya lahat. So, yun. Yun lang. Effort lang talaga yung paggugupit. Dahil kailangan maayos. Ayun. So, yan guys. So, bali sa isang cartridge natin, ganito lang kaliit yung filter. And ito, magagamit mo pa siya ng ilang gupitan. So, sabi nga nila, pwede mo siya magamit up to 6. Depende kasi kung paano ka gumupit. So, nasa diskarte mo na yan kung paano mo siya gugupitin. And then, this time, since nasa loob na siya, ito na ulit yung ating gill mask. Na-sanitize ko na rin siya. So, ilalagay na natin yung kanyang filter. Dito. Ayan. So, tapos, isasagado natin siya and then click. Hindi siya nag-click. Ayan. Click. Ayun, nag-click. So, ito na yung magiging itsura ng ating face mask. So, ganyan sa labas, makikita niyo ganyan. And then, sa loob, ganyan. Kung mapapansin niyo saradong-sarado siya. And guys, nga pala, itong filter na ito, yung face mask, kung paano natin siya sinusuot sa mukha, ganun din yung itsura nung, or yung position. Kung yung blue yung nasa labas, ganun din yung magiging position. Blue din yung nasa labas, yung white yung nasa loob, yung absorbent. And then yan, makikita mo wala kang, makikitang mapapasukan dito ng hangin and all that. And titingnan natin, itatry natin mamaya kung magiging komportable ba siya sa mukha and kung ano yung magiging thoughts natin para sa product na ito. Ayan, this time guys, itatry natin kung paano ba yung magiging fitting sa atin nitong gill face mask. So, nakita ninyo kanina na nilagyan na natin siya ng filter, which is ayun na, nakikita natin sa loob. And this time, itatry natin siya kung ano yung magiging feeling. So, tingnan natin. Okay. Then, meron din siyang adjustment sa likod kung maluwag or masikip. Pwede natin siyang i-adjust. Depende sa inyo kung gaano kasikip ang gusto ninyo. Okay. I-try po natin huminga. Ayan, naririnig niyo pa ba ako guys? And then, i-try kong isuot yung salamin ko. Yun lang ang struggle natin kasi medyo umano yung salamin ko, hindi ko siya maisuot ng tama.
Okay, tatanggalin ko na siya, guys. And then, na-feel ko na siya kung paano siya gamitin. This time, tatanggalin ko na siya at sasabihin ko na sa inyo yung thoughts ko. Okay? At ayun na nga, guys. Unbox na natin, na-try na natin yung product and ibibigay ko na sa inyo kung ano yung aking personal thoughts doon sa product. Bali, yung paggamit itong gel mask, I think na makakatulong talaga siya para maiwasan natin ang ma-infect or makasagap ng virus sa labas. Yun nga lang, depende siguro kung ano yung activity ng gagawin mo kung paano mo siya gagamitin. Kasi, kung makikita ninyo, silicone ito, as in cover na cover niya lahat dito, hindi ka makakahinga ng ganun ka-comfortable, unlike kapag ang gamit-gamit mo is yung surgical mask. Kapag ito yung gamit mo, may mga holes dito sa gilid, dito sa mga gilid natin or dun sa ilong na pwede tayo makahinga ng komportable. Unlike dito, sobrang sealed na sealed siya. So, ibig sabihin, kung dito may hangin na pumapasok, so may possibility na pwedeng mapasukan ng virus or and kung ano man yung pwedeng pumasok na makaka-infect sa'yo. Unlike dito, mas sealed siya. So, kung i-compare ko siya dito or dito, mas safe siyang gamitin. So, hindi po ako doktor or masyadong may alam sa technicalities ng mga ganito, pero feeling ko lang, ito lang yung sarili kong opinion, na feeling ko lang na mas effective siya kung halimbawang pupunta ka, bibili ka ng mga essentials mo sa labas, like grocery, pupunta ka sa bangko, palengke, mas maganda siyang gamitin. Sa umpisa, medyo maninibago ka dahil medyo mahirap huminga, dahil ito lang yung parang pinaka-filter natin, dyan lang din lalabas at papasok yung hangin, so medyo struggle ng konti. Pero siguro sa sanayan lang, kapag nasanay ka na, then magiging komportable ka na rin soon kapag regular mo na siyang ginagamit. Pero kung first timer kang gumamit nito, hindi ko siya ina-advise. Para sa akin lang to, ha, hindi ko siya ina-advise na gamitin kapag extreme yung activities na gagawin mo. Like for example, gusto mo mag-jogging sa labas. So, hindi ko siya sinasuggest na parang gamitin ninyo kaagad dahil at first, maninibago ka talaga dahil hindi ka makakahinga ng komportable. So, hahanapin mo pa siguro yung kumbaga kakapain mo muna kung paano yung pinakasistema ng paggamit nito. And then, yun na. Pwede mo na siyang gamitin na regular kung saan mo siya gustong gamitin. Pero maganda siyang gamitin kapag pupunta ka sa mga crowded area na talagang alam naman natin na maraming pumupuntang tao. And, yun lang guys ang thoughts ko. So, kung tatanungin nyo ko kung i-recommend ko siya, yes, ma-recommend ko siya. And tungkol naman doon sa kanyang price, medyo pricey siya compare sa mga surgical mask. Pero ang gusto kasing sabihin nitong mask na ito, oo, mahal siya, pero makakatipid ka din soon. Kasi yung isang surgical mask, pwede mo siyang gamitin ng 6 na beses. Unlike yung ito lang ang gagamitin mo, isang beses mo lang gagamitin yung isang buong mask. So, yun naman yung parang gusto niyang sabihin na mahal ako, pero pagdating ng panahon na kapag continuous ang paggamit mo ng mask, makakatipid ka sa akin. So, yun lang guys. And lagi nating tatandaan na stay at home lang tayo lagi. Huwag na tayong lalabas kung wala namang importanteng bibilhin or gagawin sa labas. Mag-stay na lang tayo sa loob ng bahay. Discipline is the new normal. Kadalasan sa atin, lagi tayong nagko-complain na kasi nagugutom na ang mga tao dahil hindi na nakakapasok sa trabaho and all that. Tapos sisisihin natin yung government na silang may kasalanan, bakit nagkaganto, nagkaganyan. So, isipin din natin, ibigay din natin yung ating share bilang responsible citizen. Obey first before you complain. Yun lang. Bye-bye!